Ultrasonic Broadcasting System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Classic talaga. At you too? Naka energy na ba ang lahat? Sigat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. Number one. Energy. Ito ang number one. 06.7 Energy FM. Sabay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, bus, tamasigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. Number one. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Hagat kumano na, at isigaw mo. Same, same, pero iba. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi, lagi! Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang maganda, 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 magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay, Lindsay, Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan. Kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si She. 30 years of age at isa po akong breadwinner ng pamilya. Kasalukuyan po akong nagtatrabaho dito sa Quezon City. DJ Lindsay, tanong ko lang po, tama bang sarili ko na rin ang isipin ko? Tama bang this time maging selfish na ako? Kasi DJ, hirap na po ako sa lahat ng responsibilidad ng pagiging ate. Pagod na po ako. At sa edad ko po na ito, naiisip ko na rin, paano ako magkakaroon ng sarili kong pamilya? Kung ni piso, wala akong ipon. Kasi lahat napupunta sa pamilya ko. Hindi naman po sa sinusumbat ko lahat ng tulong ko, pero dapat, di ba parang habang nag-aaral, lahat kasi ng kapatid ko sinusuportahan ko. Dapat po ba hanggang makatapos silang lahat? Hanggang kailan po ba matatapos? O hanggang kailan po ba ako magiging responsable sa buhay ng mga kapatid ko? Paano naman po ako? Alam niyo, one time may nag-aaya nga po sa akin na lumabas. Para siyang nanliligaw sa akin.
gusto ko po siya. Hatid sundo niya ako minsan. Nakailang aya na siya sa akin kung tutuusin. Pero tinatanggihan ko siya. Kasi po, walang-wala ako. Hindi naman ako obligado na gumastos pag lumabas kami, pero what if biglang magkulang yung budget? Or what if biglang meron kaming pagkagastusan? Hanggang sa napagod na lang siya kakaaya sa akin. Nagkaka-chat pa naman po kami hanggang ngayon, pero hindi na kagaya ng dati. Hinayaan ko na lang siya. Naisip ko rin po na hindi na ako bumabata. Gusto ko na rin mag-ipon. Nasabi ko na rin to sa mama ko. Pero may halong hiya at konsyensya sa akin kasi alam ko naman ang hirap nila sa probinsya. Ang hirap-hirap po, TJ Lindsay. Di ko na po alam kung anong gagawin ko at kung paano ba aayusin ang buhay ko. Paano ko ba sasabihin sa kanila na pwede bang ako naman? Ako muna? DJ Lindsay, please, sana po matulungan po ninyo ako. Muli, ako po si She ng Quezon City. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Hi, She. Wait lang, oras muna natin sa buong kapulungan. Check your time. 15 kembots. Makaraan po ang last 9 ng umaga. 9:15 on the clock. Yeah! Kasama nyo na po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Mwah. And if ever kayo po ay may internet connection or may wifi connection, halika na i-check nyo na po. Live po ako ngayon sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. And nga pala, kung gusto nyo pong mapanood yung mga episodes na mga nakaraan ng Lihim ng Liham and other Energy FM programs, pwede po kayong tumingin o sumilip doon po sa aming YouTube account, energyfm1067. Okay. Wow! Hoy, She, mahirap yan ha. Sino po ba dito sa mga nakikinig sa atin ang aminadong napakahirap po maging provider sa isang pamilya? Aww. Yung tipong hindi naman ikaw yung nanay o ikaw yung tatay, pero anak ka. Pero ikaw yung, kumbaga, merong obligasyon o responsibilidad na mag-provide para sa lahat. Wow! Sino po ba dito yung ganun? Naku, mahirap po talaga yan. Pero minsan parang wala naman talaga tayong choice kundi tumulong. Kasi sabi nga nila, kung sino ang mas nakakaluwag-luwag, siya ang dapat tumulong. Oh. Diba? Kung sino yung may kakayanan na tumulong, siya ang dapat mag-extend ng helping hand. Pero when do you say that enough is enough, Pangga? Yahoo! Kailan mo sasabihin na, tama na, ako naman this time. Pwede bang ako muna? What? Feeling ko kapag ikaw ay ate o di kaya naman kuya, talagang guilty ka dyan, no? Minsan, nauubusan ka, walang natitira para sa'yo dahil kailangan lumabas lahat para sa mga kapatid mo, para sa mga magulang mo. Kasi feeling mo ikaw lang yung capable, di ba? May kapasidad na mag-provide for them. Di ba? Kasi parang ang sama ng tingin mo sa sarili mo, di ba? Kapag meron ka pero natitiis mo yung pamilya mo, natitiis mo yung mga kapatid mo, lalong-lalo na yung mga magulang mo kahit na meron ka.
Pero again, ang tanong po is when do you say that enough is enough? Diba? Mag-comment po kayo tapos basahin po natin yan on the air. But meantime, hello po muna kay Rosemarie, Batika, kay Winifredo, kay Ate Yoli, ganda umaga kay Klang. Hello naman sa inyo dyan and sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin at the same time. Okay? Ako ang masasabi ko dyan, may mga pagkakataon na yung sarili mo dapat ang inuuna mo talaga. Kasi darating ang panahon, yung mga tinulungan mo naging successful na sa buhay, yung mga tinulungan mo naging maayos na ang way of living. Tapos ikaw, pag dumating na yung pagkakataon no, na maayos na yung buhay nila, may kakayanan na silang magtrabaho for themselves at mag-provide for themselves, ikaw uugod-ugod ka na. Hindi ako nagbibiro ha, I'm not even kidding. May mga ganyan eh, yung tipong na nalagpasan ka na ng buhay mo, nalagpasan ka na ng oras. Kasi nung kaya mo pa, nung nagtatrabaho ka kasi kayang-kaya mo pang mag-provide para sa sarili mo sana at para sa mga tao sa paligid mo, kayod ka ng kayod para sila magkaroon ng magandang future. Diba? Hindi mo namamalayan yung oras lumalagpas na sa'yo. Hindi mo namamalayan, ilang taon ka na, hindi ka na pala nagkapamilya. Diba? Alam mo kung tutuusin selfish pakinggan para sa ibang tao, pero hindi naman siguro selfish or hindi naman siguro kasakiman na minsan isipin mo yung own welfare mo. Diba? Kasi pagdating ng panahon, pag maayos na yung buhay, nasa magandang disposisyon na po yung mga taong tinutulungan mo, ikaw, sino naman ang mag-aalaga sa'yo? Diba? Kasi yung mga tinulungan mo, magkakaroon ng magandang buhay, definitely makaka-attract ng magandang ng mga tao with them, ba? Diba? Magkakaroon ng love life, magkakapamilya, magiging masaya silang lahat. Pero, ikaw, paano ka? Sino ang kasama mong tatanda? Sinong mag-aalaga sa'yo? Diba, sino nga aakay sa kamay mo pagdating ng panahon? Kung palalagpasin mo yung love life sa panahong ito, 30 ka na, bakla. O, 30 ka na. Hindi ko sinasabi na late na yan, pero medyo late na yan. So, panahon naman ngayon, di ba? Naurong na naman yung marrying age. So, okay lang, di ba? Dati-rati, ang panahon kapag nasa 27, 28 ka na, dapat magpakasal ka na, dapat may anak ka na, di ba? Nung unang panahon. Pero ngayon, at the age of 30 to 35, medyo dyan palang kumakambyo yung mga tao in saying na, uy, mag-asawa ka na. Ano, mag-anak ka na. 35 ka na, 35 ka na. Oo, dyan pa lang eh. Diba? At ngayon, hindi na po, ano ba yun, hindi na siya abnormal, or ano, hindi naman abnormal, irregular, kapag ikaw ay nagpakasal at nagkaanak ng 40. Diba? Kasi tanggap na yan ng society eh. Diba? Nag-move na yung marrying age para sa mga babae at sa mga lalaki. Diba? Sabi nga ni Derek Ramsey, dapat magpakasal ka kapag nasa 40 ka na. Kasi at least may direksyon na yung buhay mo by then, di ba? Pero ako, yun lang talaga yung concern ko eh. Kapag capable na sila, lalo na yung mga kapatid mo, may sarili ng isip, kaya nang magtrabaho at mag-aral at the same time, pag kaya na nilang maging working student, di ba? Kaya na nilang mag-earn ang sarili nilang pera, dapat pakawalan mo na eh. Dapat alam mo yun, medyo tulong-tulong ka na lang on the side. Di ba? Hindi yung lahat ng responsibilidad inaako mo. Kasi paano ka na kapag naungusan ka na ng pagkakataon ng oras, ng panahon? Wow! Ikaw yung magiging kawawa. At hindi ko sinasabi to para sabihin sa mga breadwinners na, uy, kumalas na kayo dyan sa mga responsibilidad ninyo. Hindi. Hindi ko sinasabi yun kasi hindi naman ako breadwinner, pero tumutulong ako. Pero minsan kasi kailangan natin lagyan ng boundary eh, 'di ba? Lagyan ng harang, 'di ba? Na oops, hanggang dito lang yung tulong ko. Oops, pare-pareho naman tayong nakagraduate, no? Bakit hanggang ngayon? 'Di ba? Bakit? Pare-pareho lang naman tayong may 24 hours, pare-pareho tayong may 'di ba? May avenue para kumita, 'di ba? Ay bakit? Bakit lahat sa akin? 'Di ba? So isipin mo rin yon. Siguro exempted na lang kung yung mga kapatid mo ay mga kinder pa lang, mga grade 1, 2, 3, ganyan. Diba? Tapos yung mga magulang may wala talagang kakayanan, PWD, ganyan. Siguro yun exempted to the rule. Pero sana huwag mong kalimutan yung sarili mo. Kasi kapag walang nagmamahal sa'yo, diba? Kapag wala kang partner, diba? Kasi iba yung pagmamahal na binibigay ng ano eh, ng mga kapatid, ng magulang, ng kamag-anak. Iba din yung pagmamahal na ibibigay sa'yo at mararamdaman mo dun sa opposite sex, dun sa partner, dun sa romantic, dun sa lover mo.
'di ba? Romantic partner mo dun sa lover mo. Iba 'yan. Iba yung saya na kayang ibigay sa iyo ng mga kapatid mo at syempre iba din yung ligaya na pwedeng ibigay sa iyo ng partner mo. 'Di ba? You get what I'm coming from, where I'm coming from. So, 'yun. Kailangan sa panahon na ito, lalo na naiisip mo na 'yan, ibig sabihin na bibigatan ka na. 'Di ba? Let it go. Kasi hindi ka makakapagmahal fully at hindi ka makakapag-provide fully kung sa isip mo at sa puso mo, mahal ko, eh kulang ka. Diba? May masakit sa'yo. Diba? Pag there is a part of you na talagang nagre-rebelde na dapat para sa akin to eh. Dapat na, panglabas ko to eh. Dapat pinambili ko to ng kaekla barbaran. Ganyan eh. Diba? Kaso, hindi eh. Diba? May ano eh. May reservation. Diba? So kung ako sa'yo, hanggat may time pa at kung nakikita mo naman na capable naman yung mga kapatid mo to provide for themselves on their own, o di pabayaan mo na. Let it go. Let them fly and use their own wings. Aww. Spread your wings and prepare to fly. Diba? Kasi again, darating ang panahon, yung mga tao na yan, yung mga inayos mo, yung mga binihisan mo, diba? Yung mga taong pinaghirapan mong anyuin bilang tao, diba? Darating ang panahon, magiging okay sila. Diba? Makaka-attract sila ng mga tao na mamahalin sila, magiging maayos ang buhay nila, magkakapamilya sila. Ikaw, asan ka dun? Provider. Nasan ka dun? Diba? So dapat gumawa ka rin ng life for yourself. Diba? Yun na eh, para sa akin lang. At dapat maintindihan niya ng mga kapatid ha, na nakadepende sa'yo. Dapat maintindihan niya ng pamilya mo. Kasi, hindi naman pwedeng forever and ever, amen eh. Ikaw lang magpo-provide for them. Kasi may sarili ka rin namang buhay. Wow! Dapat maintindihan po yan ha, nung mga pamilya, nung mga kapatid na nakadepende po kay ate, kay kuya. Yeah! Hindi niyo naman gugustuhin na si ate o si kuya balang araw eh, nakikita na lang sa inyo, di ba? Dahil wala silang asawa, wala silang pamilya na uuwian, di ba? Wow! Kasi ganyan na nagiging ano eh, ending ng mga provider, di ba? Yung mga naghirap, di ba? Sila na yung pagtumanda na sila, sila na yung binibigyan ng sasakyan, sila na yung nakikitira sa bahay ng kapatid nila. Dahil yung walang asawa kasi si kuya, tumanda na ng ganyan dahil sila yung bumuhay sa amin. Kaya dapat pagbaitan natin, my love, ganyan, o kaya mahal, o kaya baby, pagbaitan natin itong si kuya. Oo, siya bumuhay sa amin magkakapatid. O ganun na lang ang tingin ninyo kay kuya na naghirap nung kayang-kaya niya pa. Kaya niya rin magkaroon sana ng pamilya na maayos eh, pero inalis natin yung part na yun sa kanya eh, dahil kailangan niya mag-provide for you guys. So maging considerate din tayo sa feelings at sa pangangailangan ng mga nagpo-provide ng breadwinner sa pamilya, 'di ba? At hindi porket hindi sila nagrereklamo, eh okay po ang lahat. 'Di ba? Uy, maging sensitive naman kayo. Hindi porket hindi siya nanghihingi, eh hindi talaga kayo magbibigay. Nakakaloka. Bakla. Oo. Kasi hindi niyo alam kung paano niya tinitipid yung sarili niya para lang makapag-provide at maka, alam mo yun, mabuhay kayo ng maluwag. Diba? Nang walang iniisip, nang walang problema. Hindi niyo alam kung paano nagtitipid yung mga yan para lang pag-uwi nating lahat sa bahay, meron kayong strong wifi connection, merong tubig na tutulo sa mga faucets. Faucets! Diba? Merong tubig na tutulo sa gripo ninyo, may kuryente kayo, may ilaw, pagbukas ninyo ng ilaw, may, diba? May ilaw. Diba? Pag turn on nyo pala ng switch, may ilaw. Diba? Di nyo alam kung paano nagtitipid yung mga yan eh. Pero minsan napaka-inconsiderate, napaka-insensitive ng mga tao. Porkit nakikita nila na, ay, malakas kumita yan si kuya, yaan mo na siya. Grabe. Huwag naman ganun. Mm-mm. Ay, nako. Sabi ni sino itong mga nandito pa? Shoutout po, DJ Lindsay. I love you po. Sabi ni Virginia Caliag. Hello po. Good morning din kay Jelvert Abragan. Pa-shoutout naman po kay sa Daveson Salon, kay Jennifer Fanny, J. Ace, Liza, Beboy, Leia, Jaja. Sabi naman ni Jenny, sana makausap mo mga kapatid mo na makipagtulungan sa'yo dahil sa di mo na kaya. Kahit yung sa mga magulang mo, di ba? Kahit sa mga magulang mo na lang yung ituloy mo din ang suporta sa kanila, di ba? Para sa mga kapatid mo, makipagtulungan din sila sa'yo. Tama, di ba? O, sabi naman po dito, good morning DJ Lindsay, tama po kayo dyan. Sana po mamulat na po yung isip po ng mga tao na umaasa lang palagi sa iisang tao. Diba?
Sabi naman ni J, good morning DJ Lindsay. Okay sana kung kaya alagaan ng mga kapatid at pamangkin ang tita or tito nila. Diba DJ Lindsay? Swerte na lang kung meron ganun na may malasakit. Ang hirap kasi maging breadwinner talaga. Diba? Sabi ni Vance, ikaw ang breadwinner, sila ang bread eater. Why? Bread eater. Sabi ni Arch, the struggle is real. Yun din kasi ang problema sa culture ng mga Pinoy. They spend so much supporting their families to the point na wala nang matitira para sa kanila. Sabi ni Naksu, hello DJ Lindsay. Oo nga po, relate na relate po ako dyan. Aww, I feel for you. Feeling ko naman, a part of us nakaka-relate talaga sa ganyan, sa ganyang sitwasyon. Diba? May mga hindi po nag-agree sa atin. Mali ka dyan, DJ Lindsay. Pero kanya-kanya po talaga tayo ng opinion. You may have your own opinion. I may be wrong about this, but this is how I feel and what I know about the situation. Lalo na sa story at sa pinagdadaanan nitong si She. Okay? So there, mga pangga, no? Sabi pa dito ng mga pangga natin, nasa na yun? Sabi ni Wapo, my sympathies to this woman. She has totally immersed herself in the negative side of her existence, diba? May God be the major part of your existence, diba? Ayan, mag-pray ka lang daw araw-araw. Totoo yan, na sana bigyan ka ng lakas ng pag-iisip at lakas ng pangangatawan, lakas ng loob para, 'di ba, harapin lahat ng pagsubok sa araw-araw, 'di ba? Ako lagi kong pinagdarasal, Lord, ikaw na po ang bahala sa akin. Lalo na kasi 'di ba may times na alam mo na, oops, malapit na tayong magipit, ganyan, kasi nagsabay-sabay ang mga bills, ganyan. Tapos bigla ka na lang kasi ganito to, bigla ka na lang mapapa sign of the cross, ganyan. Bigla ka na lang mapapabulong na, Lord, ko na bahala sa akin ha, I trust you. Ganyan. So, magtiwala lang tayo palagi. Pero kailangan marunong din tayong tumawag at humingi ng tulong sa kanya. Kasi, 'di ba? Kailangan din marinig ni Lord 'yan na humihingi ka ng tulong at lumalapit ka sa kanya. Wow! Ganun 'yon, 'di ba? Sami pa dito ng mga panggapo natin. Ay nako, good morning po DJ Lindsay and si Rowena. Hello naman po, Rowena Yuson. Magandang umaga po sa inyong lahat. She, I wish you well. Sana magkaroon ka na ng courage para, di ba, sabihin sa pamilya mo kung kaya na nila, tulungan ka naman nila. At saka ang dami ng side hustle ngayon, di ba, para kumita ng extra. Di ba, kung ikaw naman capable na mag-sideline, di ba? Lalong-lalo na may internet connection. Ang dali nang kumita ngayon dahil sa internet, sa totoo lang. Di ba? So, tulong-tulong dapat. Oo, dapat akayin ninyo yung isa't isa. Hindi lang porket kaya nung isa, ipapasalo nyo na at ipapapasan nyo na sa isa lang porket hindi siya nagre-reklamo. Di ba? At doon naman sa mga hindi nagre-reklamo, magreklamo kayo minsan. Right nyo yan. Hindi yung oo lang kayo ng oo. Learn how to say no, 'di ba, at times. Hindi yung tanggap lang kayo ng tanggap kahit nahirap na kayo sa mga nangyayari. 'Di ba? Pangga 9:30 na po nang nagmamagandang umaga. Again, may mga pagkakataon na kailangan po natin talaga na sabihin na hindi na okay ang lahat ng bagay o hindi na okay ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Pero minsan kasi naduduwag tayo kasi nauunahan tayo ng idea na baka mamaya masama na yung tingin nila sa akin. Diba? Pero hindi. Right mo yan. At hindi ka magiging masama kapag vinoise out mo kung ano yung nararamdaman mo. Lakasan lang ng loob.